guys, it's Kat again and welcome back to my channel. So for today's video guys, i-share ko sa inyo yung aking very affordable hair care routine during this pandemic since hindi nga tayo nakakalabas and very limited lang yung mga days and yung hours ng paglabas natin. So hindi tayo nakakapagpa-hair treatment and all. So if you want to know more about this video, just keep on watching. During this pandemic, let's talk about kung ano ba yung mga hair problems na na-encounter natin, not just for us na mga babae, but also for you guys. So, ito yung mga nakita ko na mga usual hair problems. So, meron ako ditong list, which is, number one is dandruff, then hair loss, split ends, dry hair, oily scalp, frizz and flyaways, heat damaged hair, hair color damage, and hair loss due to health reasons. Number one guys sa ating hair problems na na-encounter is having dandruff. So it often mislead to poor hygiene, but that's wrong. Yung pagkakaroon guys ng dandruff is cost siya ng pagka-dry ng scalp natin, having excess sebum, and yung sensitivity natin sa paggamit ng mga hair care products. So, one way to treat that dandruff is maghanap ka ng shampoo, anti-dandruff shampoo that contains zinc sulfur and pyroctone olamine. Nabasa ko din guys na para maiwasan mo ang pagkakaroon ng dandruff, kailangan mong bawasan ang stress sa buhay mo. Also, try to consume products rich in probiotics and add omega-3 acids sa inyong diet. Kasi guys, before grabe, ganyan, isang ganyan ko, hindi ko pa kinakamot yung scalp ko is naglalaglagan yung dandruff. But then, nung nag-start akong alagaan yung aking scalp, napansin ko na hindi na ganun kadami yung dandruff na pinuproduce ng aking scalp. So, watch out guys sa aking mga hair care products na i-share ko sa inyo later. So, second guys is hair fall or hair loss. So, losing 50 to 100 strands a day, normal lang daw yun. But when na-experience mo or though hindi mo naman siya mabibilang, pero syempre makikita mo or kumbaga matatansya mo kung gano'ng karaming buhok yung nalalagas mo per day, per week, on a daily basis, or on a monthly basis, if masyado na siyang madami, better seek advice from the experts. Hair loss occurs due to several factors guys, like stress, hormonal imbalance, and also yung paggamit nyo ng mga wrong products. So, one way to treat that hair loss is to add rich protein on your diet. Also, try to massage yung inyong scalp pag nag-shampoo kayo and all. And gumamit rin kayo ng mga mild shampoo kasi pag yung hair nyo is mabilis yung breakage niya, mabilis masira, or yung pinaka-roots niya is masyadong makapit sa scalp nyo. So, ang tendency niyan, magkakaroon talaga kayo ng hair fall. Also, try to avoid using yung mga hair tools na mainit sa inyong hair kasi yun nga, pwede rin siya mag-breakage and it can also cause hair loss. So, third guys is having dry hair. So, kung kita niyo na sa texture ng hair niyo na medyo dry, so avoid sun exposure, yung chlorine exposure, if mahilig ka mag-beach, mag-swimming, ganyan. Exposing your hair to pollution, chemical treatments pag nagpapasalon ka, and also styling your hair using blower or flat irons. I suggest na gumamit ka ng mga hair mask,
oils just to restore the hydration of your hair. Number 4, guys, is having split ends. So, ito, one of the common problems ng mga individuals, not just girls, but also yung mga boys na mahahaba ang hair nyo. So, ang nangyayari dyan, guys, is yung oil dito sa inyong scalp, hindi niya nare-reach yung end ng inyong hair. So, ang tendency niyan is magda-dry siya and it will split over time. So, yung common na ginagawa natin or yung remedy just to cut those split ends is nagpapagupit tayo. So, kailangan nating as much as possible, we need to cut our hair, ito yung dulo ng hair natin, every 3 months para mas healthy siya. Also, kung maglalagay ka ng oil, try to massage the oil dito sa dulo ng hair nyo para maiwasan nyo yung pagkakaroon nyo ng split ends. So, next guys is having frizz and flyaways. So, yung pagkakaroon nyo guys ng frizz and flyaways is due to exposing your hair sa mga curling iron, blow dryers, UV rays, chemicals, hair colors na over time makikita mo na like yung sa hair color or sa hair treatment. Sa simula maganda yan. Pero over time makikita mo na magda-dry na yung inyong hair and magkakause na siya ng frizzy hair and fly away. So, one way to treat those frizzy hair is to use na ng mga hair mask, serum, and yung mga leave-in conditioners. So, next from our list is having dull hair. So, for us girls, gusto natin maging perfect, slick hair, magandang hair. So, we tend to use hair straightening iron, which can cause a hair breakage, dryness of our hair, and nakakasira din siya ng ating hair cuticles. So, remember guys, if yung hair mo is dull, ang tendency niyan is mabilis siyang masira. So, one way or another to save that dull hair, kailangan mong maghanap ng mga products na it can bring back the moisture of your hair. Next guys is hair color damage. Alam po marami dito makaka-relate since we are on the 2020 and gusto natin lagi tayo nasa uso laging inyong ating buhok, but we don't know na yung pagpapakolor ng hair natin, it can accumulate for hair problems like yung dryness, dullness, breakage, and yung split ends. So, kung may color yung hair mo, maghanap ka ng mga shampoo na good for or perfect for colored hair. And also, lagi mo siyang i-moisturize just to prevent yung pagka-dry ng hair nyo. Use hair mask and oil. Last but not the least is hair loss due to hair problems. So, ito guys, yung pagkakaroon mo ng hair loss, ang nagkakos niyan is sometimes yung hereditary hair loss, genetics, hormonal imbalance, or yung pag na-reach mo na yung iyong menopausal stage. So, to sum up all the information na inaibigay ko sa inyo guys, dun sa mga hair problems and kung ano yung mga ways na to prevent it. So, number 1 is kailangan mong pumili ng best shampoo or yung shampoo na perfect na mag-fit kung ano man yung hair problems na meron ka, whether it's dry, it's oily, it's frizz, and etc. So, kailangan mo lang maghanap ng perfect na product for your hair. Try to consume yung mga food na healthy for your hair. Makikita nyo naman yan. Try to browse sa internet kung ano yung mga yon. And also, don't over abuse your hair. As much as possible, use yung mga natural products or yung mga merong mga natural benefits sa inyong hair. So, I hope meron kayong mga natutunan before we hop in sa aking hair care routine during this pandemic. So, hi guys! I'm back again. So, this time, i-share ko na sa inyo yung mga hair care products na ginagamit ko. Very affordable and very accessible itong mga to. Mabibili niyo siya sa yung shampoo ko kasi na ginagamit ngayon is nabili ko siya before sa SNR, but then the rest mabibili niyo siya sa Watson's. So first ako personally yung ginagamit ko sa aking hair care routine from the beginning is yung mga products na
yung mga for dry hair. Kasi ako, naniniwala ako na pag dry yung scalp mo, ang mangyayari niyan is magkakaroon ka ng dandruff, breakage, split ends. Parang doon na magsisimula lahat ng mga hair problems na pwede mong ma-encounter. So, itong mga binibili kong products, guys, is more on how to repair your dry hair. So, ito yung una kong nabili. This is the Salonlink Extra Shampoo. So, ito siya. Yan. So, ito, nabili ko siya from SNR. Buy one, take one ko siya nabili. So, ito, repair and protect for broken and damaged hair. So, ako, personally, ang ginagawa ko is, hindi ako everyday na nagko-conditioner or gumagamit ng conditioner. So, every other day yung paggamit ko ng conditioner kasi yung hair ko, napapansin ko, pag gumagamit ako ng conditioner every day is nag-oil up siya. And, though hindi naman siya nagda-dry, ang nangyayari lang is masyado siyang nag-oily pag everyday yung gamit ko ng conditioner. So, next guys, after ko mag-shampoo is gumagamit ako ng conditioner. But, ang sabi ko sa inyo, hindi ako everyday na nagko-conditioner. Ang ginagawa ko, yung parang alternative ko sa conditioner is ito. Bali, tatlo yung ginagamit ko na hair care products. Kilala nyo ako guys, personally, medyo maarte talaga ako sa buhok. So, talagang binibigyan ko ng, kumbaga, importance yung aking hair. Kasi sabi nga nila, ang hair daw ang crowning glory ng mga girls. So, ito na nga, ito yung ginagamit ko. Alternate siya. Basta pag gumamit ako ng shampoo, kailangan ko ng conditioner after or this hair mask. And also, itong hair treatment. And also, ito, hair treatment din siya. So, itong mga to, itong benefits ng mga hair care products na to is more on intensive hair repair. So, ito for very dry damaged hair. So, mabibili mo lang sa Watson's. Yan. Maganda siya. And then, this one, ito, sa Watson's din ito mabibili. And ito, sa Pure Gold. Yan. Ito meron siya mga iba't ibang variant. Also, this one, meron din siya mga iba't ibang variant. So, ako guys, tips ko lang. Ako, before ako bumili ng mga hair care products, I made sure na binabasa ko yung kanya mga benefits, kung ano yung talagang tina-target ng mga hair care products na bibihin ko. So, for this one, ito, intensive hair repair. So, meron din tong mga variants, kagaya ng sinabi ko kanina, iba-iba yung variants nito. But then, ito yung napili ko. So, ito, moisturizes and uplifts your hair, deeply nourishes and traces damage from frequent styling with formula enriched with protein. So after ko mag-shampoo and then conditioner and then the next day itong mga hair mask, basta alternate lang guys yung paggamit ko. And after that, hindi pa natatapos ang aking hair care routine, naglalagay ako nito. Every day to. Ito, I highly recommend this product. I got this also from Watson for 149 pesos. This is the Keratin Straight for straighter and shiny hair. Tingnan nyo guys yung buhok ko. Super lambot niya. Yan. Ito, pag medyo yung hair nyo is medyo nagtatanggal, ganyan, mag-spray ka lang nito and then ready to go na, ready to brush na yung inyong hair. Yung iyong hair, ready to brush na yan. Ito naman, ginagamit ko siya pag halimbawa nauubusan ako ng hair mask or ng hair conditioner after ko mag-shampoo. Ito lang yung ginagamit ko. Yan. Para mabilis kong masukla yung aking hair. So, this is the Hairfix Keratin Straight.
friends na nirecommend ko na to and nagustuhan din nila ang product na to. Tips ko lang din or yung hacks na ginagawa ko pagka para maging yan, parang binlow dry mo yung hair mo. Ang ginagawa ko is pag sinusuklay ko na yung strands ng hair ko, lagi ako nakatutok sa electric fan para yung buhok mo is bagsak. Hindi mo na kailangan mag-blow dry or anything. So, kung mapapansin nyo, bakit iba-iba yung ginagamit mong products? Hindi ka nag-i-stay sa isang products. Ako kasi, yung aking scalp, personally guys, yung scalp ko is medyo, kumbaga, gusto niya laging may bago. Kumbaga, laging may bagong putahe. Yan, laging may bagong putahe ang aking scalp. So, gusto niya iba-iba. Kasi, before, nag-try ako na yun palagi yung ginagamit ko. Though, hindi naman siya, kumbaga, monthly ang palit ko. Basta, once na ubos yung isang product, kailangan ko nang mag-switch sa iba. Or, ang ginagawa ko is, for example, ito, maubos. Magsiswitch ako sa ibang variant nito. Or, magsiswitch ako dito. Tapos, balik ulit ako dito the next time na maubos to. So, ganun yung ginagawa ko. Kasi, before, hindi ako nagpapalit. So, anong nangyari guys, is nagkaroon ako ng dandruff and sobrang lala niya. So, ang ginagawa ko na ngayon, medyo nakuha ko na yung timpla na gusto ng aking scalp. So, ang ginagawa ko na guys, is regularly yung pag-alternate mo or yung pagpapalit ko ng product. But, I make sure na palagi kong binabasa yung label and kung para saan and benefits nun sa aking hair. So, there you have it guys, na i-share ko na sa inyo yung aking current hair care routine during this pandemic. And, hindi lang ito yung hair care routine ko, ito rin yung ginagamit ko from the beginning. So, para ma-achieve niyo yung ganitong hair. Yan. So, kailangan nyo lang na piliin yung perfect products. Depends dun sa pangangailangan yung hair nyo. If yung hair nyo is oily, kung dry, kung frizzy, kung lagi kayo nag-hair fall. So, kailangan nyo always check the label. So, ililink ko na lang guys lahat sa description box below kung ano yung mga products na current kong ginagamit. So, I hope you enjoy watching this video. Don't forget to like, comment, share, and click that red button to be part of my fan club. Also guys, don't forget to ring the bell para lagi kong update.